Akalain mo yun, may limang SUV car pala o 7-seater car sa Pilipinas ang inilabas na may futuristic at advanced na katangian. Mga nilalaman na ngayon mo pa lamang din siguro matutuklasan at yan ang aalamin natin. Kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kibigyan po ng subscribe button pati na ang notification bell para naman mapita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulin na natin to! Toyota Innova Zenix. Ang konsepto nitong 2023 Toyota Innova Zenix ay isang innovative multipurpose crossover. Ayon sa Japanese maker chief engineer nitong Innova Zenix, ang Toyota Company ay naglalayong makabuo ng isang versatile crossover na may malaking space utility na minivan. Hindi ganun kamahal ang market value at tatangkilikin ng kahit na sinuman. Ang Toyota Innova Zenix ay inilalarawan din bilang isang sasakyan para sa modernong henerasyon. Dala ang DNA ng isang iconic na multipurpose vehicle, ang Innova na ngayon ay mas pinabongga. Itong modelo ay binago pati ang majority ng kabuuang disenyo. Isa pa rin naman itong klase ng Innova na may crossover look nga lang. Ngunit ang panglabas na disenyo nito ay naglalaman din ng glamorous and tang na pinagsama ang exquisite at rugged body curves and sculpture. Mukhang mamahalin talaga pati itong front piece cover. Mas nag-lip up ang pagiging high class na datingan. Pati itong radiator grille na honeycomb design ay napaka-elegante. Ang mga ilaw nito mula dito sa headlamp, mga daytime running light, ang line shape signal light at itong fog lamp ay mga naka-LED type na. May mga fairings, garnish, side sill and fender cladding na rin itong kasama sa side portion. May rear integrated spoiler at shark spin antenna. Kaya nagmumukha tuloy complete set into sporty at looking guwapo talaga itong modelo. Makikita rin dito ang body color side mirror na auto-adjustable, with front and rear bumper sensor na makikita mo rin dito sa labas. Ang tail lamp nito kasama sa modern upgrade ay ginawa na ring LED type na klase. Ilan pa sa mga detalye nito ay talagang kapanapanabik. Ang malaking upgrade sa modelong ito ay hindi lamang sa external maging pati sa internal specs and features nito. At yan ang iisa-isahin din natin. Itong modelo ay naglalaman ng mga makabagong teknolohiyang makatutulong sa pang-araw-araw na gamit at sa pagsakay mo dito. Nagmula sa isang kilalang car maker Japanese brand na Toyota, ay nangangako sa mga consumer nito ng kalidad, tibay at pagiging maaasahan na brand. Ang bagong 7-seater na Zenix 2023 model ay sinusuportahan ng advanced technology upang mas maging kapaki-pakinabang, komportable, ligtas at may malawak na seguridad. Ibig sabihin, fully compact MPV car na naklase itong Innova Zenix 2023 model. Isa pa, ang highlighted din talaga sa modelong ito ay ang pagiging hybrid nito. Bakit nga ba sinabing hybrid? Ang kabuuang sistema kasi nito ay pinapagana na ng elektrisidad. Bagamat kakailanganin pa rin ng fuel para sa mas kompletong pagpapaandar ng makina, ay mas magiging main source of energy na kasi nitong sasakyan ay ang electricity na nanggagaling naman sa baterya nito. Ibig sabihin, dahil dito ay mas mami-minimize ang fuel consumption habang umaandar, mas lumalakas ang power output na nagagawa nito sa pagtutulungan nitong fuel at ng baterya. At totally, hindi naman lahat nitong bagong labas na Toyota Zenix ay hybrid na. Meron kasi itong apat na klaseng variant na pwede mong pagpilian. Ang unang klase nito na Innova Zenix 2.0V CVT type. Ang pangalawa naman ay ang Innova Zenix 2.0V CVT type Platinum White Pearl Mica. At ang pangatlo naman nito na klase ay ang Innova Zenix 2.0Q Hybrid naka CVT at ang pang-apat naman na top variant nito ay ang Innova Zenix 2.0Q Hybrid CVT Platinum White Pearl Mica. So ibig sabihin sa apat na klase nito,
Dalawa ang hybrid dito, kaya sa video nito ay magpo-focus lamang tayo sa pinaka-top variant na hybrid nito. Sinasabi ng marami na isa sa pinaka mag-i-stand out na modelo ng Toyota Motors ngayong henerasyon, itong Innova Scenic 2023 model, dahil sa pagiging advanced at pagiging high-tech nito sa maraming bagay. Mas na-enhance kasi ang modern technology at dinagdagan ng mga makabagong sistema na nakapaloob sa modelong ito. Itong Innova Scenic Q Hybrid CVT ay pinapagana ng 1,987 cubic centimeter na displacement capacity, hybrid 4-cylinder o 2.0-liter inline-16 valve dual overhead camshaft engine, naka-chain drive at front-wheel drive. Bukod pa dyan, naka-direct na rin ang injection sa engine ito, kaya hindi ka magkakaproblema in the long run. Ang CVT type transmission na kayang mag-produce ng maximum output level na 186 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute. Unlike sa standard variant nito na kaya lamang mag-produce ng 172 horsepower, ito ay mas malakas talaga, maging sa maximum torque ay kaya ring maglabas ng 188 Nm sa kada 4,400 to 5,200 revolution per minute. Kaya naman ang average top speed din na nagagawa nito, base na rin sa mga nakagamit na nito, ay kayang tumakbo ng 180 to 185 km per hour na kabuuang bilis. May fuel tank capacity na 52 liters ang full tank. At bukod pa dyan, ang isa rin sa ipinagmamalaki kasi nito na nabanggit na natin kanina ay ang katipiran sa gasolina. Yes, ito rin ang purpose nitong hybrid engine para mabawasan ang consumption at mas maging eco-friendly. Kaya naman, according sa test drive nito na ginanap sa bansang Indonesia, ito ay nakapagtala ng average fuel consumption na 15.5 km per liter sa city drive. Kasama na siguro dyan ang pahinto-hinto kasi nga sa syudad nila ito sinubukan, medyo matrapik at maliliit ang kalsada. Kaya malamang sa actual road highway nito ay may ititipid pa. Itong modern car na Innova Scenic ay nilagyan din ng mga panibagong safety features, mga sistema na makatutulong upang mas maging ligtas sa pang-araw-araw na gamit mo. Agaya na lamang nitong bagong safety features na lane departure warning system. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direksyon sa kalsada. Sa pamamagitan nito ay mas maiiwasan ang anumang banggaan o pagkasagi ng sasakyan, lalo na kung may mga biglaang nag-overtake na kasabay mo. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang mag-overtake dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin sa kalsada. Alright. At bukod pa dyan ay may kasama na rin itong blind spot detection, isang makabagong sistema rin na klase ng safety features na kung saan ay masisense ng sensor nito na nakalocate sa rear bumper kung may mga kasunod kang sasakyan malapit na nakadikit sa iyo habang umaandar. Dahil dito, hangga't hindi lumalayo at nawawala sa sensor nito ang mga kadikit na sasakyan ay hindi ka rin basta-bastang makakalipat ng linya. May mga safety features din ito na kukumpleto pa sa pagiging komportable at convenient nito ang Innova Scenic, gaya na lamang nitong anti-lock braking system, isang sistemang nag-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong naihinto sa hindi inaasahang pagkakataon. At isa pa, meron na rin itong free collision warning system. Ang sistemang ito ay gumagamit ng radar para madetect ang possible crashes o pagkabangga na kung saan patitigilin ito o pababagalin automatically ang pag-andar ng sasakyan upang sa ganun ay mabawasan o hindi na magkaroon pa ng aksidente gaya ng pagkabangga. Alright. Asama na rin dyan syempre sa modelong ito ang Hill Start Assist Control System. Ito ay para naman sa mga paahon na kalsada o sa matatarik na lugar. Ito ay bagay namang gamitin, for example, sa Baguio or sa Tagaytay, lalo na kapag ikaw ay hihinto sa mga ganong kalsada na sobrang tarik. Dahil kahit hindi mo na masyadong higpitan ang pagtapak ng brake nito, ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. Meron na rin itong kasamang EBD o Electronic Brake Distributor, na halos katulad lang din ng ABS sensor ang ginagampanan.
At traction control system naman, isang sistema na pangkaligtasan na rin para sa mga madadaanang malulubak, madudulas o kaya naman sa mga biglang pakurbada o kaya matutubig na lugar. Kung may dadaan mo ito doon ay mamimaintain ang stability nitong vehicle kasama ng stability control system na meron din ito. May auto brake system na rin itong kasama para sa emergency purpose o biglaang pangyayari na kinakailangan pahintuin itong sasakyan. At the same time, hindi pa rin nawawala dito ang ilan pa sa mga safety features nito gaya na lamang ng airbag sa harap at likod, mga seat belts at airbag sensor, mga camera sa front and rear, kasama na ang mga parking sensor, parking assist at mga impact beams at crash sensor. Bukod pa dyan ay nilagyan na rin ito ng 360 camera for better parking assist at safety features. Bukod pa dyan, ilan pa sa mga features nito ay magugustuhan mo rin kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng cruise control system. Isang sistema na tumutulong naman para sa driving assistant. Ibig sabihin, ito ang nagmi-maintain sa bilis o takbo nitong sasakyan kahit hindi mo na masyadong pigain pa ang accelerator nito o gasolina. Dahil dito kapag ikaw ang nagmamaneho ay mas makakarelax ka sa napakahabang biyahe sa tulong nitong cruise control system. At syempre, sinamahan na rin yan ng captain chairs with ottomans para din sa driver to upang mas maging komportable at relax, hindi nakakangalay ang pagmamaneho sa malalayong lugar. Ilan din sa highlighted dito ang kabuuang detalye ng interior nito kasama ng mga leather seat cover, upholstery, push start button, ang air conditioning system na may automatic single zone climate control system na. Ang entertainment naman ito ay may mga monitor screen na may sukat na 10.1 inches display. Maganda ang mga audio sound system dahil sa 6 na speaker nito makikita sa front and rear portion ng sasakyan. With AM and FM radio at pagdating naman sa connectivity, may pagkasimilarity sa ibang modelo dahil meron na rin itong Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input with Apple CarPlay and Android Auto. Meron na rin itong portable wireless charging system. Ilalapag mo lang ang cellphone mo dito at automatikong mag-charge na ito. At isa pa sa nagpa-high-tech dito mga kaibigan, sa sistema nitong sasakyan, sinamahan na rin yan ng voice control system. Sa pagbubukas ng tailgate, hindi mo na kailangan pang pindutin ang switch dahil kinakailangan lang ng personalized pin para mapagana ito. Dito rin makikita sa loob nito ang panoramic retractable sunroof, bagay na mas nagpaganda palalo sa modelong ito dahil pwede mong maging optional yan sa pagpapagana ng aircon. Kung papatayin mo ang aircon, buksan mo lamang ito ay magiging maaliwalas na rin ang buong loob nito. At isa pa, may mga kasama na rin itong cup holders at bottle holder. I-adjustable ang mga upuan at may kanya-kanyang headrest at armrest. Ang multifunctional steering wheel, karamihan sa mga sistema nito ay nakokontrol na rin dito. The keyless entry, kaya medyo secure na rin. At speaking naman sa security features nito, sinamahan na yan ng mga panibagong sistema na magpapalakas naman sa seguridad nitong sasakyan. Ibig sabihin, hindi na rin basta-bastang makakarnap o magagalaw ng kahit na sino mang magtatangka dito. Dahil sa sistema na gaya nito, may power door locks, engine immobilizer, anti-theft alarm with anti-theft device, central locking at speed sensing door lock na kahit gamitan pa ng traditional way o electrical procedure para paganahin, paandarin, ubuksan ang pintuan ng sasakyan na ito ay hindi uubra dahil sa mga security features na meron ito. Sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo nito ay umaabot sa 1,953,000 pesos dito sa bansa. Hyundai Costin. Isang Hyundai Motor Philippines sa mga brand ng sasakyan na nagpapanatili ng karanasan, tiwala at katanyagan sa loob ng maraming panahon. Bilang isang Korean automaker brand, ay hindi na pag-iiwanan sa uso, hindi nalalaos sa kung ano ang makabago. Kagaya ng modelong ito, natatalakayin natin ang isang 7-seater, ang Hyundai Costin. Papasok sa minivan segment, ang Costin ang pinakabagong comfort cruiser na inaalok ng Hyundai sa Pilipinas.
May 7 to 8 seating ang capacity at na-inline na rin sa modern specs ng Hyundai manufacturer. Ang panlabas na disenyo nito ay parehong makinis at dynamic na nagtatampok ng kakaibang front grille na may natatanging pattern at matutulis na LED headlight na nagbibigay dito ng kontemporaryo at sopistikadong hitsura. Ang makinis na paalon ng mga linya ng sasakyan na ito ay nagdaragdag sa anyo ng estilo at aerodynamic at kausayan sa pagganap. Pinangalan itong modelo pagkatapos ng French Explorer na si Jacques Cousteau, kaya Hyundai Custine ang ngayong flagship name nito. Ang Custine ay nagdudulot ng kakaibang experience at pakikipagsapalaran sa mga makakagamit, na kung saan ay hindi mo iisiping nasa loob ka ng isang sasakyan habang nakasakay dito sa pagiging komportable nitong modelo. Ang modern features ng interior, mga base ng seats at ilan mga instrumentong nakatutulong para mas maging accessible, controlled at super class ng pagsakay. Ilan lamang yan sa may offer nitong Hyundai Custine. Ang ilan pang mga futuristic na katangian nito ay makikita mo rin pati sa external. Mga kakaibang hugis ng mga ilaw mula sa harap at likod at pare-parehong mga naka-LED type na. Samahan pa yan ng mga chrome sea accent garnish, front bumper grille, pati na rin ang kakaibang hugis nito. Sa loob ng Hyundai Custine, makikita mo naman ang maluwag at mahusay na disenyo ng cabin na may apat na captain seats at mga naka-leather na rin, na kayang tumanggap ng hanggang sa 7 o 8 pasahero. Praktikal ang layout na may maraming gamit na seating arrangement at sapat na cargo space. Mga katangiang hinahanap mo na halos lahat ay nandito na. Samahan pa yan ng matitibay na suspension at brake. Mula sa unan at likod, ang apat na mga gulong ay mga naka-disc type brake na, kaya mas malakas ang kapit lalo na sa mga pababang kalsada. Matitibay na suspensions na ginamitan ng MacPherson strut at torsion beam. Nagbibigay na rin ng mas kaaya-ayang pakiramdam lalo na kung may dadaan mo ito sa malulubak na parte. At may pare-parehong tire size na 225x60R17. Naka-tubeless at alloy na rin. At itong modelo ay pinapagana ng kabuang makina na 1.5 liter turbocharged gasoline engine, inline 4 cylinder 16 valve dual overhead camshaft na makina at nakakonect sa isang automatic transmission na may 8-speed na variable gearbox. Kaya mag-produce ng maximum output na 168 na horsepower sa kada 5,500 revolution per minute at 253 Nm ng torque naman sa kada 1,500 to 4,000 revolution per minute. May ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 160 to 165 km per hour. Pagdating naman sa fuel tank, ito naman ay may 58 liters ang full tank at mahaba-habang gamitan na rin. Kaya nitong kumonsumo ng hanggang sa 12 km sa kada isang litro at naka Euro 4 kaya eco-friendly. Well, hindi pa yan. Ang mga features na pangkaligtasan at pangsiguridad ay hindi mo rin maiwawaglit sa modelong ito. Nilagyan kasi ng parehong matatag at mga advanced na safety sense na makatutulong sa pang-araw-araw na kaligtasan sa mga komplikado at alanganing kalsada. Kaya na lamang nitong speed sensing door lock na inilagay dito. Na ang ibig sabihin ay automatikong malalak ang lahat ng pinto pagkatapos lumampas ng 15 km per hour ang bilis ng sasakyan. Maaari mong i-activate o i-deactivate ang auto door lock o i-unlock features sa sasakyan kung kinakailangan. Meron din itong kasamang day and night rear view mirror. Ay maaari namang itil para mabawasan ang liwanag at liwanag ng mga ilaw sa kalsada para sa mga high beam na headlight ng mga sasakyan na nasa likod mo o yung mga kasunod natin, na kung saan ay madalas tayong nasisilaw. Kasama na rin dyan ang ISO fixed child mounts para naman sa mga batang kasama natin, mas mapoprotektahan sa kung ano ang mga mangyayaring kolisyon, pagkabangga, bigla ang pagpepreno o kaya naman sa mabilis nitong takbo. Meron din itong vehicle stability control system. Idinisenyo naman ang sistema ito para pigilan ang isang sasakyan mula sa pag-ikot o kaya sa pag-skid ng mga biglaang pagpipreno sa mga pakurbadang kalsada. May kasama na rin anti-lock braking system. Isang sistema naman na nag-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi inaasahang pagkakataon. Na sinusuportahan naman ng EBD o tinatawag na electronic brake distributor, na kung saan nagbibigay naman ng puwersa sa brake para ito
ay mas lalong maging makapit, lalo na sa matatarik na kalsada at kung may kargang mabibigat, na sinamahan pa ng brake assistance. May parking sensor na rin itong kasama, mga airbags, mga seatbelts, seatbelt warning, child safety locks, crash sensor, front and side impact beams at marami pa. Bilang particular na safety features na makikita sa parehong variant nito, itong Hyundai Kostin ay may standard at premium na klase na kung saan ang premium variant ay nakakuha ng masagana at kumpletong kalidad mula sa external at internal at pati na rin sa mga safety and security sense, kabilang ang advanced safety measure gaya ng advanced lane keeping assistance. Isang advanced na driver assistance system na otomatikong gumagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang isang kotse sa lane nito kapag lumilipat ito sa iba't ibang linya o sa kabilang linya. Kabilang din dito ang front active brake na tumutulong naman upang maiwasan ang mga banggaan sa likuran sa mga sasakyan sa harap o sa mga nakatigil na mga sasakyan. Pati na rin ang mga aksidente sa mga gumagalaw na pedestrian at siklista sa kalsada. Kasama rin dito ang forward collision warning. Gamit naman ang sistemang ito ay sinusuriang daan habang nagmamaneho ka. Dinisenyo kasi ito upang magbigay ng babala kung ikaw ay malapit ng bumanggas sa isang mas mabagal na paggalaw o humihintong kotse. At may kasama ring blind spot collision avoidance system. Dinisenyo naman ito upang tumulong sa pag-detect at pagsubaybay sa mga paparating na sasakyan sa blind spot area ng driver at bigyan ng babala ang driver ng isang posibleng banggaan sa isang mensahe ng babala ng pagtunog o kaya pag-vibrate nito. Meron na rin itong kasamang safety exit system na kung saan ay hihinto ang sasakyan ng kusa kapag may nakitang paparating na sasakyan mula sa likurang bahagi. Sa sandaling magbukas ng pinto ang isang pasahero, babalaan ng safety exit assist ang driver sa pamamagitan ng mensahe na naririnig na tumutunog sa driver seats. Isa pa sa kalakip na advanced safety features ng premium variant ng Hyundai Kostin ay itong driver fatigue warning. Isang makabagong sistema na kung saan ay sumusubaybay sa mga galaw ng kotse at tinatantya kung ang sasakyan ay pinapatakbo ng kontrolado o hindi na nakokontrol ng pagmamaneho. Ibig sabihin, nasisense ng sistema ito kung ang driver ay naantok na, lasing o kaya naman ay na-heart attack. Ay kusa na lang itong hihinto para nang sa ganun ay hindi na mabangga o mawala ng kontrol o kaya ay maaksidente pa. Meron din itong tinatawag na high beam assistance system na safety features pa. Ito naman ang sistema na otomatikong naglilipat ng setting ng mga headlight sa low beam mula sa high beam kapag may nakita itong sasakyan sa unahan. Bukod pa sa mga advanced safety features na yan, meron din itong mga kasamang security features gaya ng anti-theft alarm, anti-theft device, kasama ang engine immobilizer system. May central locking at power door lock na rin na kung saan ay poprotekta naman sa mga taong magtatangkang galawin, nakawin at paanda rin itong sasakyan nang hindi mo pinapahintulutan. At isa pa, kasama sa mga advanced technology na inilagay dito ay ang pagiging elegante, spacious at accessible ng buong interior. Kasi maging pati sa entertainment, communication at connectivity ay meron din ito. Sa harap makikita ang malaking sukat ng infotainment system na may 10.4 inch. Kasama ang Apple CarPlay at Android Auto na may Bluetooth connectivity na rin. Ang FM and AM radio at mga speaker nito ay nagbibigay din ng kasiyahan, libangan para sa mga pasahero o driver na bumabiyahe ng malayo upang matanggal ang pagkabagot o kaya naman ay pagkaantok sa napakahabang biyahe. Sinamahan ng mga foldable adjustable seats, malakas na aircon system at may auto climate control, mga battle and cuff holder, mga console pocket, heater, the keyless entry at wireless charging system, ay napapanatili nito ang pagiging komportable, lalo na sa mga hindi sanay magbiyahe ng malalayo at sa mga mainipin. Itong modelo ay nilagyan rin ng apat na klase ng driving mode. Meron itong tinatawag na comfort mode para sa mas komportableng pagpapaandar. Di ka makakaramdam ng anumang bilis o lakas ng pagpapatakbo sa comfort mode. Meron din itong eco mode na tinatawag na halos katulad lamang din ito. Ang sports mode naman
ay yung tipong pang racing-racing ng kalidad o takbo na hinahataw, yung mabilis at yung parang may hinahabol ka, at ang smart mood naman na para sa maluluwag na kalsada. Magandang bilhin kung naghahanap ka ng isang pampamilyang sasakyan itong Hyundai Kostin. Halos automatic na kasi ang lahat ng sistema nito at mas accessible na rin sa maraming bagay. Para sa kabuang presyo, ito ay umaabot ng 1,770,000 pesos mula sa pinakamurang variant nito hanggang sa pinakamataas na klase na nagkakahalaga naman ng 2,080,000 pesos dito sa bansa. Ford Everest. Ang Ford Motor Company ay isang American automaker at ikalima sa pinakamalaking paggawaan ng sasakyan sa buong mundo. Ang mga modelong nagmumula dito ay talagang tinatangkilik ng marami, lokalman at iba't ibang lahi. Dahil sa tagal ng pinagkakatiwalaan, ito ay nakapag-produce na rin ng mga bagong sasakyan na advanced sa maraming katangian, kagaya ng tatalakay natin ngayon. Ang Ford Everest. Ang bagong Everest ay nagdala ng higit pang F-150-like styling sa T6 platform ng Ford. Bilang isang tanyag na modelo sa merkado, ang Everest ay nagpapatuloy sa pagiging isa sa mga modelong may pinakamahusay na mga katangian sa physical na panlabas at panloob na katayuan. Salamat sa panibagong update nito na isinunod din sa pagbabago ng Ford Ranger na kapatid nito. Sa susunod na henerasyon ay may bagong disenyo at isang mahusay na selection na naman ang magaganap sa mga advanced na teknolohiya at safety features ng Ford Everest. Ang 7 upuan na Ford midsize na SUV na ito ay nakakuha din ng mas matapang na front fascia na minarkahan ng mga C-clamp LED headlamp at isang natatanging front grille sa mas malawak na tindig mula sa pinataas na truck at wheelbase. Ang bagong Ford Everest ay mukhang mas matured at pino sa pinakabagong pag-re-update nito. Kaya naman sa ngayon, ang Ford Philippines ay nag-aalok ng Everest sa 4 na trim level at 5 variant. At mayroong 2 opsyon sa powertrain, kabilang isang 2.0 liter na single turbo EcoBlue diesel engine kasama ang isang 2.0 liter na BI turbo EcoBlue diesel engine na depende sa variant nito. Kasama din sa mga pagpipilian sa mga opsyon na ito, ang 6-speed automatic na transmission para sa low variant at 10-speed automatic naman para sa mas nakatataas na variant nito. Ang lahat ng klase mula sa pinakamababang uri nitong Ford Everest ay nagdadala ng pare-parehong automatic transmission. Nagkakaroon lang ng pagkakaiba sa mga performance output na kung saan mas binibigyan kumpiyansa ang mas nakatataas kumpara sa mas mababang uri. Kaya kung prepare mo ang pinakamahal na variant nito na Ford Everest 2.0 BI Turbo Titanium 4x4 Automatic Transmission sa alagang 2,650,000 ay magkakaroon ka na. Ngunit kung satisfied ka na sa isang hindi kamahalang variant nito at kahit papano ay magbibigay na rin sa iyo ng kaginhawaan sa pagsakay, sa alagang 1,799,000 ay magkakaroon ka na. Kaya para mas maging kumpleto pa, ibabahagi na rin natin ang kabuang detalye ng makina. Itong Ford Everest ay pinapagana ng 2.0 liter diesel engine, 4-cylinder, 16 valve at dual overhead camshaft. At naka-turbocharged engine, ang ibig sabihin ay magbibigay pa ng extra power o lakas na hindi sinasakripisyo ang fuel. Dahil dito mas mamamaximize ang fuel efficiency. Isa pa, pagdating naman sa performance output, kayang mag-produce ng Ford Everest ng 168 horsepower hanggang sa 207 horsepower nito at may RPM na hanggang sa 3,750 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman nito ay umaabot ng 405 Nm hanggang sa 500 na Nm. Yan ay ipinapadala sa pamamagitan ng automatic na transmission nito na may kakayahang tumakbo ng hanggang sa 190 to 200 km per hour. At isa pa, itong Everest ay isa rin sa klase ng off-roader. Yan naman ang maganda rito kasi kahit anong klase ng kalsada ay kayang pakisamahan ng modelo. Sa pamamagitan ng mga reliable na suspensions nito na double wishbone at multi-link suspensions na pati sa malulubak o mababato ay kayang daanan. Kasama dyan ay ginamitan din kasi ng makakapit na tubeless tires na may kabuang sukat na 225x55R20 na abalot ito sa mga alloy na mags habang pinapanatili ang makapit na pagpipreno sa pamamagitan naman ng naka-ventilated disc type sa mga brakes nito. Pagdating naman sa loob, ang pinakamaganda pang bagay tungkol sa modelong ito
ay nakakuha din ng karaniwang portrait-oriented na 12-inch infotainment display touchscreen, mga connectivity at isang digital panel gauge cluster sa front-interior. Nilagyan na rin ito ng Apple CarPlay at Android Auto na automatic na pinagsama-sama sa modelo, pati ang 8 speaker nito para sa magandang audio sounds. May voice control, USB and auxiliary input, pati FM and AM radio na karaniwan na rin. Kaya sa mga nagmamaneho sa mahahabang biyahe, mas komportable itong gamitin. Kasamang multifunctional steering wheel na kung saan karamihan sa mga controls ay narito na. Kabilang din sa modelong ito ang mas malakas na aircon system. May kasamang auto climate control na dual zone, may heater at mga bottle and cup holder. Accessories power outlet sa front and rear. May central console armrest at center armrest para sa nakare-relax na biyahe. At ang ilan pa sa mga convenient features nito gaya ng pagiging keyless entry ng modelo. Pwedeng buksan ng tailgate sa pamamagitan ng remote key. Naka-power window, mga komportabling seats na auto-adjustable at foldable, at mga naka-leather cover na rin. Pagdating naman sa external, may kita ang magagandang design ng LED lighting system. Mula sa headlamp, mga DRL, hanggang sa rear combination o tail lamp nito. Meron na din itong kasamang rain sensing wiper na kung saan ay automatikong gagana ang wiper kapag may mga raindrops or tubig sa windshield. Itong Ford Everest ay nilagyan na rin ng adaptive cruise control system na kung saan ay automatikong inaayos ang bilis ng iyong sasakyan upang tumugba sa bilis na sasakyan sa harap mo. Ibig sabihin, kahit hindi mo na masyadong tapakan ang accelerator pedal nito, ay automatic na aandar pa rin ito kapag na-apply ang ACC o ang adaptive cruise control system. At siya namang gumagaya sa bilis ng takbo ng mga sasakyan na nasa harapan. Higit pa rito ay may kasama na ring reverse camera at mga sensor sa likod para sa iyong maayos na pagpapark at for security na rin. Kilala ang Ford Everest sa kalidad ng interior at espasyo nito. Pagamat hindi ito ang lap ng karangyaan sa batayan modelo, ito ay mahusay na pagpipilian bukod sa ibang mga brand. Itong modelo ay nagbibigay din sa iyo ng interior seats na nakabalot sa leather. Ngunit leather or not, ang Everest ay mukhang maganda kahit nasa base trim level nito. Medyo mahal pa rin ito na may panimulang presyo na 1,799,000 pesos. Kailangan mo lang timbangin ang gusto upang makuha mo ang pagkakaiba nito sa ibang mga brand. Ang isa pa kasing maganda dito, ito rin ay nagtatampok ng saganang features pang kaligtasan at seguridad. Gaya na lamang ng blind spot monitoring system, ay isang vehicle-based na sensor device na nakakakita ng iba pang mga sasakyan na matatagpuan sa gilid at likuran ng driver, yung hindi natanaw ng driver. Ang mga warning sign ay maaaring visual, naririnig, nanginginig ang pakiramdam sa loob ng sasakyan kapag may mga masasagi o mababangga. Meron na rin itong rear cross traffic alert, isang advanced na sistema ng tungkol sa pagmamaneho na nagpapaalam sa driver kung saan ang isang sasakyan ay paparating mula sa kaliwa o kanan kapag ang sasakyan ng driver ay nakatalikod at umaatras mula sa isang parking space. Meron na rin itong kasamang ADAS o tinatawag ding Advanced Driver Assistance System. Halos lahat ng aksidente sa sasakyan ay sanhi ng pagkakamali ng tao na maaaring iwasan gamit ang Advanced Driver Assistance System o ADAS. Ang papel ng ADAS ay upang maiwasan ang mga pagkamatay at pinsalas sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang ng mga aksidente sa sasakyan at ang malubhang epekto ng hindi talaga maiiwasang aksidente. Kalakip naman ang sistemang ito ang kusang paghinto sa pedestrian lane, kasama ang lane departure warning, traffic sign recognition, automatic emergency braking at blind spot detection. Hindi pa yun, itong Ford Everest, bukod sa mga bagay na yan, ay nilagyan din ng advanced pre-collision system na kung saan ay gumagamit ng teknolohiya ng kamera upang makita ang isang potensyal na banggaan sa isang sasakyan o pedestrian ng direkta sa harap mo sa araw o gabi na pagmamaneho. Makatutulong ito na babawasan ang kalubhaan ng pagbangga o kaya naman ay maiwasan ang pagkabangga. Kalakip naman ng sistemang ito ay ang dynamic brake o agarang paghinto, driver alert system, forward collision warning at marami pang iba.
Bukod sa advanced safety features na yan, itong modelo ay may mga pangkaraniwang din safety features kaya ng electric parking brake. Na hindi na mano-mano pa, kundi di-switch function na lang. Mayroon na rin itong kasama ang ISO fixed child mounts para naman sa mga bata nating kasama. Merong child safety locks, mga airbags, seat belts, may thrust sensor with anti-lock braking system at electronic brake distributor. May brake assist na rin ito para sa mas powerful na pagpapreno. Sinamaan na rin itong modelo ng hill start monitoring at downhill assist control. At napakarami pang iba. Kung maraming mga safety features, ang security features naman ito ay matatag at matibay na rin. Hindi nawawala o mananakaw ng basta-basta ng kahit na sino sa pamamagitan ng mga sistemang ito. Gaya ng central locking, anti-theft device, power door lock, anti-theft alarm at engine immobilizer system. Sa halagang hindi ganun kamahalan, ngunit sa ganas sa mga nilalaman ay talagang makakasulit ka sa modelong ito. Magsisimula sa kabuang halaga na 1,799,000 pesos hanggang sa pinakamahal na presyo nito na umabot naman ng 2,650,000 pesos dito sa bansa. Hyundai Santa Fe. Napakagandang forma mas ligtas gamitin mula sa loob at labas ay nakakabilib. Ang pagiging rugged at sopistikado ng modelong ito ang tanging ipinagmamalaki at lahat ng aspetong nakapaloob na tiyak ay napapakinabangan ng maigi. Lahat na yata ng bagay ay nandito na sa bagong modelo ng Hyundai, ang Hyundai Santa Fe 2023 model. Itong Hyundai Santa Fe ay nag-o-offer ng striking style sa kahit saang sulok at anggulo. Ang front face grille cover na honeycomb design ay binabalanse ang napakagandang T-shaped LED type daytime running light at ang LED type din na headlamp nito sa ibaba. Ang sharp side portion character line naman ay nagpapakita ng muscular stand at malabruskong katangian na kumukonekta naman sa panlikod na bahagi nito. Na mayroon namang makikitang unique type na klase ng pagkakadisenyo sa LED type na rear combination lamp nito at nakakonect din sa LED type tail lamps sa may tailgate body naman ito. Isa pa, meron din itong LED type na side mirror turn signal lamps para mas malinaw at madali ka agad ding matukoy ng mga sasakyang nasa paligid mo kung saan side ka liliko o direction ka pupunta. Sinamahan na rin ng matitibay at hindi basta-bastang bibigay kahit sa malulubak na kalsada ang napakagandang forma na alloy wheel mags nito na may kabuuang sukat na 20 inches, nakalagay naman sa 235x55 na kabuuang sukat na tubeless tires nito. Ang maganda pa sa modelong ito ay automatic na go-open na rin ang rear tailgate nito once na masense ang smart key entry sa malapit. Kaya madali mo na lamang ding mailalagay ang mga valuable na dala mo sa rear compartment nito. Meron pang extra compartment under floor at sa sobrang high-tech pa nito, ang mga seats o upuan nito ay may automatic switch remote control na rin para ito ay matupi o may i-adjust. Ang napakalawak na rear at space compartment nito ay kayang magkarga ng hanggang sa 214 liter total cargo capacity kapag nakatupi lahat ng mga upuan sa likuran. Hindi mo na rin kailangan pang pindutin ang susi o remote key nito para mabuksan ang pintuan dahil kagaya ng tailgate, ito ay may sensor na rin na kung saan automatic ding nagbubukas kapag ang transmitter key nito ay nasisense na sa malapit. At sa loob naman ay makikita ang modern at luxury interior nito. Ang dashboard na may floating center console ay naka-design para sa pagiging accessible ng sasakyan sa mga key switch function. Wala na rin tayong makikitang shifting lever na traditional way ng pagmamaniubra dahil karamihan dito ay talagang the key switch system na. Ang advantage pa nito ay mas mamamaximize ang storage space at hindi na masyadong sagabal sa pagmamaneho. Ang high definition full colored na 10.25 inches touchscreen monitor ay maraming connectivity at accessibility gaya na lamang ng navigation system, Apple CarPlay at Android Auto. Isa pa, meron na rin itong mas update features na connectivity na tinatawag na BlueLink. Parang Bluetooth lang din ito pero ang nagagawa nito, hindi lamang kasi features ng gadget ang naikokonnect mo dito
Using this blue link na tinatawag ay makokontrol mo na rin ang buong bahagi ng sistema nitong sasakyan na kung saan dito ay pwede mong i-on o i-off or i-unlock o i-lock ang mga pintuan nito gamit lamang ang iyong cellphone. Ang isa pang high-tech features nito, ang kanyang remote key. Isa rin kasi ito na pwedeng i-remote naman mismo sa pagpapaandar nitong sasakyan, kumbaga parang autopilot. Lalo na kapag nasiksik ito sa parkingan at hindi ka makapasok sa loob. Using this remote smart parking assist ay mapapaabante mo itong sasakyan kahit walang nagda-drive sa loob. Meron na rin pala itong kasamang wireless charging system sa mismong packet nito. Pwede ka na rin mag-charge, hindi na kailangan ng USB cord. Ang mga upuan naman ito ay naka-leather seat na, power adjustable sa driver's side at mas komportable na rin dahil kahit papano ay may extra support pa sa legroom ng driver seats. Upang na sa ganun ay mas nakaka-relax at ang pagda-drive ay hindi nakakangalay. Bukod pa dyan, ang pagiging komportable nitong sasakyan ay mas pinalawak pa. Sinama na rin kasi ng dual zone auto climate control system na kung saan ang driver at passenger ay automatically maia-adjust ang temperature depende sa kanya-kanyang preference at mas maiko-compromise ang bawat pangangailangan. Ang front and seats din ito ay may napakaganda ding view. Hindi lamang sa bawat side kundi pati sa taas ng bubong dahil ito ay nagkaroon ng panoramic sunroof. Hindi na rin kailangan dito na full back out tinted ang ipalalagay mo sa kada bintana nito dahil meron na rin kasing kasamang built-in sunshade window for privacy. May mga speaker na rin itong kasama kaya maging audio system nito ay napaka-premium. Ang instrument cluster naman itong sasakyan ay may napakaganda ring display na may sukat na 12.3 inches. Full digital gauge cluster. Mas makikita ng maigi ang mga sign o notification na lumalabas dito kasama ang ilan sa mga driving information, capability, signals at marami pang iba. Isang karagdagang convenient pa ng sasakyang ito ay ang auto splash na wiper blade o biglang pag swipe nito kapag may mga drops ng water sa windshield nito ay otomatikong gagana nang hindi mo pinipindot ang switch control nito. For safety measure naman, nilagyan na rin itong Hyundai Santa Fe ng 360 camera view na high definition kasi mas malawak ang nasasakop ng view nito sa buong kapaligiran sa labas. Isa pa, detached screen din ito kaya hindi ka mahihirapan sa kung anong object ang nais mong pokusan ng camera. Mas madali ring i-park dahil sa pagkakaroon din ng rear camera at rear parking sensor. Ang buong full body arrangement din nitong Hyundai Santa Fe kasama ng mga side panels at reinforcement ay talagang matitibay at flexible. Mas magaang at matatag kahit sa anumang kolisyon o pagsubok na pagdadaanan na kung saan kung magkakaroon man ng anumang kolisyon o banggaan ay mas mapoprotektahan ang mga occupants o pasahero nito dahil inaabsorb nito ang matindi at malakas na klase ng pagkabangga na kung saan ang nasa loob ay hindi na mapupuruhan. Itong Hyundai Santa Fe inilabas na may hybrid capability engine. Sa pinaka-top variant, ginamitan kasi ng lithium-ion battery na kung saan ang bawat pagtakbo at pagkonsumo ng gasolina ay mas nakatitipid dahil more on electricity ang gumagana dito. Dahil sa mas maraming electricity ang mas nagagamit nito sa pag-andar kumpara sa fuel lang. Kaya naman kung ang top variant ang pipiliin mo ay siguradong makatitipid ka talaga sa pang-araw-araw. Ngunit itong lumalabas pa lamang sa bansa ay ang isa sa klase nito na hindi pa ganon ka-hybrid na pinapagana ng kabuang makina na 2.2 liter diesel engine 4 cylinder 16 valve na halos katulad lamang din ng Hyundai Tucson. Pero mas na-elevate ang performance nito at mas naging upgraded pa. Ang automatic transmission ay may gearbox na 8-speed at kaya mag-produce ng maximum output na 199 horsepower sa kada 3,800 RPM at 440 Nm of torque naman sa kada 1,750 to 2,750 revolution per minute. Kaya naman ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 180 km/h. Naka CRDI na rin ang fuel supply system kaya may katipiran din sa fuel at hindi pa ganun kausok dahil sa ang emission norm compliance din ito ay Euro 4 kaya napaka eco-friendly.
Ang 75 fuel tank capacity nito na malaki-laki ay kayang ubusin ng hanggang sa 1,250 km na layo ng tinakbo o katumbas ng 16 km per liter. Ang modelong ito, bagamat isang SUV type na klase ang napakalaking sukat nito, ay napakagaang din daw dalhin sa pamamagitan ng power steering at naka-tilt and telescopic na steering wheel nito. The adjustable din ang steering column kaya hindi ka mahihirapan kahit gaano ka man kalaki. Ang mga suspensions nito ay napaka-reliable lalo na sa malulubak o mahahams na kalsada. Sa front ito ay naka-MacPherson strut at multi-link with shock absorber and coil spring naman ang rear suspension nito. Ang front and rear brake naman ay parehong naka-disc type kaya talagang malakas ang kapit niyan. Ang Hyundai Santa Fe ay pinalilibutan din ng mahalagang advanced safety features na tinatawag na Hyundai Smart Sense Safety Technology, na kung saan ay nakapaloob dito ang mga mahalagang safety features o makabagong sense of technology. Gaya na lamang ng Forward Collision Avoidance Assistant na nagwa-warning sa driver kung may possible na collision o banggaan na magaganap. Biglang hihinto mag-auto brake sa oras na biglang may tatawid sa pedestrian at sisingit ng mga motorista. Pag hindi mo kagad nagamit ang emergency brake ang otomatikong mag-a-activate para sa biglaang pagpipreno nito. Sinamahan na rin yan ng Lane Departure Warning System. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direction sa kalsada. Sa pamamagitan nito, mas maiwasan ang anumang banggaan, lalo na kung may mga biglaang nag-overtake na kasabay mo sa kalsada. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang mag-overtake. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabayan natin. At meron din itong lane following assist. May kasama na rin itong adaptive cruise control system. Ang nagsasaayos naman ng pagtakbo at nakadepende sa mga sasakyan na nasa unahan mo. Kapag mabilis ang takbo ng sasakyan na nasa harapan mo, ay otomatiko rin itong bibilis. Ngunit kung ito naman ay mabagal, otomatiko ding itong babagal ng bilis. Nakadepende sa lakas ng sensor o radar ng mga kasabayan mo ang nagagawa ng sistemang ito. May kasama na rin itong Highway Driver Assist. Ang sistema naman ito ay gumagana lamang kung idadaan mo ang sasakyan sa mga highway o maluluwang na kalsada, na katutulong na panatilihing nakasentro ang sasakyan sa lane nito habang pinapanatili ang ligtas na distansya mula sa harapan ng mga sasakyan. At gumagana ang sistemang ito kung malinaw ang mga line mark sa kalsada. Sa mga sistemang ito ay makakapagpalit-palit ka ng linya o makakalipat-lipat ka ng pwesto na may confident na hindi ka mababangga. Bukod pa dyan, may blind spot collision avoidance na rin itong kasama na kung saan otomatikong magbe-brake din ang sasakyan once na may masense na bababangga na sinusuportahan naman ng blind view monitor. Meron din itong parking collision avoidance assistant reverse, na kung saan mas mapapakinabangan mo naman habang ikaw ay nagpapatras nitong sasakyan upang maiwasan ang anumang banggaan sa likuran nito, na otomatiko ring gumagana ang braking system kapag ito ay may masisense na mababangga o maaatrasan. At syempre, sinamahan din yan ng rear cross traffic alert na halos katulad lamang din ng parking collision avoidance assistant reverse, na kung sakali namang may biglang darating na sasakyan sa likuran habang ikaw ay nagpapatras, automatic din itong hihinto para sa ganun ay hindi magkabanggaan. At isa pa sa pinakabagandang safety features nito na bago lang din, ang driver attention warning. Isang sistema naman na kung saan nasisense nito kung ang nagmamaneho nitong sasakyan ay inaatake, na ibig sabihin wala nang kakayahan pang kontrolin o i-manage ng maayos ang pagmamaneho. Dahil sa biglang atake sa puso ay otomatiko din itong hihinto para nang sa ganon ay hindi na humantong pa sa malalang sitwasyon at may madamay na iba sa pagkabangga nito. Bukod pa dyan, meron na rin itong safe exit assist. Naglalak ng kusa ang mga pintuan lalo na kung nakalimutan mo itong ilak ng maayos.
Meron din itong ultrasonic rear occupants alert. Nasisense naman ng sensor na ito kung sakaling nakalock na ang sasakyan at naiwan mo sa loob nito ang bata nating kasama o mga alaga nating hayop na minsan ay nakakalimutan natin. Ang ultrasonic rear occupant alert ay automatic namang nagbibigay ng signs sa driver sa pamamagitan ng pag-alarm ng sasakyan at ng cellphone na nakakonek sa BlueLink nito na may lumalabas na notification tungkol dito. At ang ilan pa sa mga standard safety features nito ay hindi rin nawala. Kagaya na lamang ng driver and passenger airbags. May mga seat belts na rin ito sa kada upuan at mga front and side impact beams na kasama. At hindi lamang yan dahil marami pang iba. Itong modelo bukod sa safety features ay sagana din sa mga security sense. Kagaya na lamang ng power door locks, central locking, engine immobilizer, anti-theft device at anti-theft alarm at marami pang iba. Ang lahat ng mga bagay na magpapakonvenience sa iyo ay narito na rin sa interior nito. Magagandang klase ng audio sound system with infotainment, communication, connectivity, may mga bottle and cup holder at mga bulsa o console pocket na rin itong kasama with center armrest. May power window at malakas malamig din ang aircon system nito. At syempre marami pang iba kang makikita na mas magpapakonvenience sa pagsakay mo dito. Ang mga ilaw nito ay fully compact LED type na mula sa harap at likod. May complete set na accessories for top variant with shark spin antenna. Ang modelong ito na Hyundai Santa Fe ay may apat na klaseng variant na pagpipilian. Pero I think isang variant pa lamang din po ang dumarating dito sa bansa. Ang Hyundai Santa Fe na 2.2 CRDI GLS 8 Automatic Transmission DCT. Itong mga specs and features na ating nabanggit, kung na-notice mo sa actual na sa modelong ito na dumating sa bansa ay wala dito ang mga specs and features na nabanggit natin kagaya na lamang ng advanced safety features at mga security features nito. Makikita mo lamang kasi ito na kompleto sa mga safety sense o security features na gaya ng nating nabanggit sa pinaka-top variant nito. Nasa kasalukuyan ay hindi pa dumarating dito sa bansa. Itong modelo na 2.2 CRDI GLS 8 Automatic Transmission DCT na Hyundai Santa Fe na narito sa bansa ay nagkakahalaga ng 2,420,000 pesos. GAC GS8. Ang GAC GS8, isang SUV type na klase ng sasakyan na makikilala mo sa pagkakataong ito. Napakaluxury ng datingan. Mukhang mamahaling kung titingnan, pero ang modelong ito ay hindi naman kamahalan ng halaga. Sobrang sulit na sa kung ano ang meron ito. Hindi basta-bastang features at mga katangian na napaka-advanced talaga. Gaya na lamang ng pormahan ito. Dito sa external design ay napaka-luxury kung titingnan. Mukhang mamahalin talaga ang front piece cover pa lang na makikita ang malaking powerful wing grille nito na pabitay. Ang arrangement ng mga chrome accent. Napakagarang pormahan, samaan pa yan ng malalaking ilaw nito. Ang headlamp na naka-projector type, LED at daytime running light. Malalaki din ang sukat ng gulong nito kaya kung sa off-road at mga bahain mo gagamitin ay bagay lang din. May sukat ito na 255x50R20. Sa side portion makikita naman ang side skirt garnish chrome at mga side mirror na may camera. Equipped din kasi ito sa 360 camera at speaking pa sa external design, built-in na rin sa modelong ito ang roof rail na kung saan pwede mong paglagyan ng roof rack for another cargo carrier. Ang rear portion naman ito ay makikita mo din ang kakaibang disenyo ng tail lamp. Naka-LED type ito at napaka-unique talaga. May third brake light o stop lamp sa taas na line shape. Ang mga ito ay naka-LED type na. Dagdag pagiging visible din ito ang mga reflector sa ibaba para mas madali tayong makita sa madidilim na kalsada. Pagdating naman sa interior
Ang modelong ito ay talagang nakakamangha kasi napaka-luxury din ng internal design nito. Mula sa front dashboard, mga naka-leather ang cover seats at sobrang lawak ng space, 7-seater to 8-seater na capacity. Ay swak no sak dito, may mga headrest na rin at auto-adjustable pa ang mga upuan nito. Defoldable rin yan, kaya mas mapapalawak mo pa ang space kapag hindi kinakailangan. At dito naman sa front, ang pinaka makakaagaw ng attention mo ay ang 14.2 inches na infotainment system nito. Napaka-functionality at sobrang daming access. Bukod kasi sa mga audio sound system, front and rear camera ay pwede mo rin kasing ma-access sa screen nito ang ilan sa mga controls ng sasakyan, kagaya ng side mirrors na pwede mong i-adjust o pagalawin dito sa screen. At pati na rin ang rear tailgate din ito ay pwedeng buksan dito sa screen. Napapalitan din ng color ang background at narito na rin ang mga controls ng aircon system at marami pang iba. Bukod pa dyan, may personalized in-voice control na rin itong kasama. Ang kayang gawin ng voice control nito ay buksan at isara ang mga bintana, mga ilaw at magiging ang sunroof nito sa pamamagitan lamang ng voice command spiel na masasabi mo. May kasama na rin itong wireless charging system at charging port sa harap at likod. Kaya hindi ka mangangambang malobat ang gadget mo. Isa pa, may chiller na rin nga pala ito. Para sa mga malalamig na inumin o kaya naman malalamig na pagkain ay pwede mo ring ilagay dito. May mga secret pocket with bottle and cup holder mula sa harap, second row at third row seat nito, kaya sobrang convenient na rin para sa mga pasahero natin. Bukod kasi sa mga sistemang yan, may malakas na air condition at auto climate control system na rin. At ang switch naman ng aircon ay pwede ring makontrol ng mga pasahero sa likuran, depende sa kanya-kanyang preference. Ang mga entertainment at communication, pati ang connectivity, ay hindi rin nawala sa modelong ito. Meron na itong smartphone connectivity, may Bluetooth, FM and AM radio, naka Android Auto at may speaker mula sa harap at likod na portion nito. Ang ilan din sa mga advantage pa nito sa magkakaibang brand competitor ay ang pagkakaroon nito ng panoramic sunroof at auto-open na tailgate kapag na-sense ang transmitter key nasa malapit. At ang panel gauge naman nito ay naka-fully digitalized na rin. Kaya ang mga information, notification at mga sign and function na lumalabas dito ay madali mo lamang din maiintindihan. Pagdating naman sa makina ay hindi rin magpapahulian ang modelong ito na pinapagana ng 2.0 TGDI engine at may kabuuang displacement na 1,991 cubic centimeter with 4 cylinders, 16 valve dual overhead camshaft engine. Naka-automatic ang transmission at may 8-speed na variable gearbox na kaya mag-produce ng maximum output na 248 horsepower sa kada 5,250 RPM at maximum torque naman na 400 Nm sa kada 1,750 to 4,000 RPM. Kaya ang average top speed din na nagagawa nito ay umaabot sa 190 to 195 km per hour. Ang fuel supply system naman ito ay injected type, Euro 4 compliance at eco-friendly. At napakatipid din kaya kayang kumonsumo ng 13.2 km per liter. Maititipid pa yan sa highway kung maintain ang speed. May fuel tank capacity yan na 65 liters. Kaya sa long ride, ito rin ay magandang gawing riding body. Itong GAC GS8 ay may 3 type din na klase ng driving mood. Meron tayong tinatawag na comfort mood sa city ride, may eco mood sa long ride at sports mood naman sa racing o yung pangmabilisan. Bukod pa dyan, kung pag-uusapan naman natin ang mga safety features nito, itong modelo ay sobrang dami din yan. Pagdating sa mga advanced safety, ito ay may advanced traffic sign recognition, automatic na hihinto kapag na-detect ang pedestrian lane at mga traffic lights. At traffic signage, may collision warning na rin ito at may autonomous features braking na automatic din, humihinto kapag ito ay mababangga na. May kasama din itong lane departure warning na sinusuportahan naman ng lane keep
Assistance System na kung saan wawarningan tayo kung ang minamaneho nating sasakyan ay lumalabas o lumalampas na sa linya o yung mga putol-putol na linya na makikita sa kalsada. May kasama na rin itong Traffic Jump Assist na nagpapaalala sa driver na manatili sa lane o linya at para maiwasan din ang makakasagi ng mga kasabayan natin. Meron na rin itong Integrated Cruise Control Assist na tutulong din para maiwasan ang sagian. Hindi pa yun, bukod sa mga advanced safety features na yan, ito rin ay nilagyan ng ADAS. Ang rule naman ng safety features na ito ay para maiwasan ang pagkabangga, pagkamatay at pagkaroon ng serious damage sa mga occupants nito. Dahil pinoprotektahan nito ang mga nakasakay at ang mga taong nasa paligid nito. Ilan pa sa mga safety measure na meron ito? May hill start at downhill assist control system na rin ito na magamit mo naman sa mga paahon o pababang klase ng kalsada. May front and rear sensor with parking sensor for better parking assistant. Kaya kahit ikaw ay baguhan pa lamang, hindi ka mahirapang mag-park sa mga masisikip na parkingan. Meron na rin itong kasamang ABS o anti-lock braking system na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi naasang pagkakataon. Sinusuportahan din niya ng EBD o Electronic Brake Distributor. May kasama na rin brake assist para sa maayos na paggamit ng brake system. May Vehicle Stability Control System na rin ito na nagpapanatili sa kalmado at banayad na pagbabiyahe kahit daanan man ng ulan at bagyo. O kaya naman biglang maidaan sa malulubak mababatong kalsada o kaya naman sa mga biglang pakorbada. Para naman sa ilang mga basic safety sense pa nito, ay kumpleto rin ito kagaya na lamang ng driver and passenger airbags. May mga seat belts na rin ito, may crash sensor, front and side impact beams at ISO fix child mounts para naman sa mga bata nating kasama. Meron din itong day and night rear view mirror at marami pang iba. At kung pang off-road naman mga kaibigan, sinamahan na rin ng traction control system na sinusuportahan ng vehicle stability control system na kung saan sa mga mababato matutubig na kalsada ay safe at protektado ka rin ng mga sistemang ito. Nagpapanatili kasi sa maayos at kalmadong pagmamaneho na tumutulong upang hindi rin tayo mabalahura sa mga mapuputik na kalsada. Isa pa sa highlight nitong modelo ay ang pagkakaroon din ngayon ng Adaptive Cruise Control System. Ito ang sistema na kung saan ay hindi mo na kailangan pang tapakan ng matagal ang accelerator o gasolina. Iset mo lamang ang speed na ninanais mo ay kung sana itong aandar at nakadepende sa mga sasakyan na nasa harapan mo. Kung ito ay hihinto o tatakbo ng mabilis ay gagayahin din itong modelo. Kaya makakarelax ka talaga sa biyahe niyan dahil para ka na rin naka-autopilot. Yun nga lang kinakailangan pa rin i-manage ang manubela at syempre hindi manual ang parking brake dahil ginamitan na rin ng electric parking brake. Ang modelong ito pagdating naman sa chassis at mga suspensions, sulit at napaka-reliable. Ginamitan kasi yan ng MacPherson strut sa front suspensions at naka-multi-link with shock absorber and coil spring naman ang rear suspension nito. Ang braking system ay mapagkakatiwala na din dahil sa parehong naka-T type ang front and rear brakes nito. Para naman sa dimension and capacity, ang kabuang haba nito ay may sukat na 4,980 mm. May lapad ito na 1,950 mm at taas na 1,780 mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 2,920 mm at curb weight na 1,920 kg. Itong GAC o tinatawag na Guangzhou Automobile Group Corporation ay nagmula sa bansang China na itinatag noong pang 1954 na ngayon ay lumalaganap na rin sa iba't ibang bansa mula Asia hanggang sa European market. Itong modelo na tinalakay natin ngayon na gawang GAC, ang GSA 2023 model na parang European car na rin, ang kasalukuyang presyo nito ay nagkakahalaga ng 2,298,000 pesos hanggang sa 2,648,000 pesos.